sure that each and every one of you are really waiting for the time that I'll be face to face again with you. Thank you very much for always waiting for the coming of Queen Helen of the Return, the voice of the Lolo. Happy birthday, our grandfather, our Pinaka Lolo, sa 7 Macdon, sa kanyang physical, material na katawan dito sa lupang pangako. Wow! Alam ko na talagang marami ngayon ang natutuwa kasi hindi nila akalain na si Queen Helen ay talagang masigasig na gumanap ng kanyang responsibilidad sa buong sangkatauhan. Oy, alam niyo mahirap yan, pero pasalamat ako dahil ang Diyos Ama, ang Allah, Yahweh, Elohim, Batala, ang aking ama ay talagang biniblas niya bawat hinga, bawat gising, at bawat trabaho ko dito sa mundong ibabaw. Grandpa, I know you are watching, our beloved mga lolo. Alam ko na nandiyan lang kayo. At siyempre natutuwa din ako na talagang gumalaw na kayo at ibig sabihin nanindigan na ang kalangitan para tulungan ang ating mga kapatid, ang ating mga kasama at ang ating mga pamilya na sumusunod sa ating samahan, sa ating pamilya, hindi lamang samahan kundi sa ating lahat. Nakapokus na po yan ang aking mukha sa inyo dahil ngayong araw talagang masaya ako dahil alam ko na nakuha ko ang gusto ko. Congratulations sa mga Anghel de la Guardia na talagang hindi ako nakalimutan tulungan mula kagabi magpahanggang ngayon. Congratulations din sa inyo mga kapatiran ko na nandiyan sa finance. No, maganda ang nangyayari, Sultan Ameril Momini, at least napapalaganap ninyo ng ating mga prinsesa. Princess Pinky, princess natin na nandiyan sa Kabikulan. Nakita na ng buong mundo na merong patutumuhan ang Kintal Financial Digital Cashless System natin. Yan! Makikilala na dahil ang quantum financial system ay talagang nandiyan at inuna natin iyan para sa implementasyon ng ating financial system. Congratulations po sa ating mga developer, programmer na talagang nakaantabay palagi para suportahan tayong lahat. Ngayon, alam niyo si Queen ay nag-re-request sa lahat ng mga kasama. Noong 26, alam naman natin na nagdeklara ako dahil kailangan ko nang tuldukan ang pamumuno ni si Roy sa lupa at sa sangkatauhan at yung mga duplikado niya, yung 12 na yan ang namamayagpag pa, kailangan na ninyong sumunod sa lolo na siya din ang nag-create sa inyo. Okay. Napaka-taas kaya ang salita ni Queen? Pero alam ko na intindihan ninyo kasi 1,000 years inantay natin lahat dito sa lupa ang pagbabalik ng Diyos Ama sa kanyang divine rule dito sa atin sa lupang pangako. Kaya nga po, no? Kasi pag ikaw ay nasa holiness of life, pag ikaw ay nabubuhay
sa kaputian ng puso. E talaga namang ang dami ang magiging playing the devil's advocate. Yun na yung mga whispering hope ng kadiliman. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pagising sa umaga, ano lang naman sabihan nyo, Ya Allah, salamat sa buhay na binigay ninyo. Naway, makapagbigay ako ng pagmamahal, makapagbigay ako ng liwanag sa aking kapwa, at mismo sa aking mga anak, sa aking pamilya. Stay with your family, kasi yan ang una nakakakita ng inyong liwanag, ng inyong kaputian ng buhay. Kaya nga sa ngayon, nakita ninyo si Queen, talagang nagkakaroon na ng tinatawag natin ng emission of that love for humanity. Kita ninyo sa mata. Sige, tingin tayo sa mata, sa mata. Alam ba ninyo na mahirap gumawa nito? Alam niyo bang marami ang kumakalaban, pero awa ng Diyos. Narating ko ang panahon na ito. Narating ko at nalagpasan ko ang pagsubok na talagang inihain sa akin. Kayo, kaya niyo bang lagpasan ang mga trials na yan? Yung mga pagsubok na yan? Oo, malagpasan niyo yan. Kaya nga, huwag kayong umiyak. Sa aking kapatid, Dato General, kung nakikinig ka ngayon, huwag kang mawalan ng loob. Lahat ito pagsubok. Lahat ito lampasan natin. Lahat ito kakayanin natin bilang isang pamilya. Pamilya na nakahanda, dumepensa sa maliliit na mga kasama. Yan ang ibig kong sabihin. Kaya nga dito nakikita ninyo, alam ko na si Helen nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng ehemplo, lalo na pagdating sa pasensya, sa perseverance, katatagan, disiplina. We should have that discipline of ourselves. Kasi pag may disiplina tayo sa ating sarili, kaya na natin labanan ang bawat pagsubok na dumarating sa atin. Kaya nga, si Queen, alam niyo, di ba si Queen ang nagbigay ng lahat ng appointment at iyan ay counter ni Raja Mamay? Alam niyo ba yan? Queen Sisyu, nakikita ko kayo na kayo ay tinawag dahil ako ang kasama ninyo. Pasalamat din ako sa ating sultan na nandiyan ngayon na itinalaga si Sultan Restituto Esguerra ng Quezon City na yan ay ginawa mismo at pumunta ng ating pinaka-leader ng Federation of Sultanate doon sa ating Kaka Johan Candao II. Binabati ko rin ang ating mga liderato sa buong Federal Republic of Lucasug. Ngayon, meron pa ba tayong dapat iwanan sa mission na ito? Sabi nga sa akin ng lolo, pag ayaw, ayaw. Kami na ang bahala. Kaya kayong matabilang dila, kaya kayong gustong manakit pa kay Queen, kay King, mag-isip din kayo. Baka na lang bigla na lang yung inyong diwa ay nawala sa inyong mga katawang lupa. Yan ang dahilan maraming nababaliw dahil sa sobrang pag-abot ng hindi angkot sa kanyang katayo.
na ngayon lahat sa akin. Dahil ngayong araw, sinabi ko talaga sa kanya, Lolo, at least maraming nagmamahal sa atin at maraming yumuko na at sumunod sa atin dahil kinikilala ang pamumuno ng Divino Gobyerno na yan ay talagang inilaban ni Queen Helen Abdurrahjak at ni King Mamay Abdurrahjak. Mahal na hari, ang sabi ko palagi, lawakan natin ang pag-intindi sa ating mga kasama. Kung sila ay hindi sumusunod sa patakaran sa polisiya, bigyan ng notice, bigyan ng magandang pangungusap. Yan ang tawag namin sa loob ng kumbento, dialogo, personal. At huwag na huwag natin, no? Kayong mga leaders, kayong mga nasa ministry, huwag na huwag ipahiya ang kasama dahil lalo magkakaroon kayo ng problema kapag napasukan ni si Roy at ginamit iyan para tayo ay mabungkad. No? That is a longer term, mabungkad. No, that means we become yung nawala na, wala na yung tiwala, wala na yung disiplina, wala na yung respeto, at wala nang pakialam. Kahit masaktan ka, basta ang sinasabi ni si Roy, basta ito ako, ako ang mananalo, kahit alam ni si Roy na siya ay talunan na. Ibig sabihin, masalamat kayo. Kasi sa panahon ko, at least nailabas ko na ang buhay natin ay galing sa kanya. O, subukan nyo nga. Sabi ko nga sa mga previous live telecast ko, subukan nyo. Huwag huminga ng ilang minuto. Kung mabubuhay kayo at kaya ninyong mabuhay ng isang oras na walang hangin, tayo ay nabubuhay sa elemento ng kalikasan. Respect our environment. Kaya nga dito nakikita ko, marami. Kaya nga nagkakaroon ng hindi maganda sa klima, sa sobrang pag-iba ng climate. Kaya nga nandiyan si Lola Tornado, no, si Ina Pindalidayan, kasi nagagalit na rin siya. Pero may dahilan lahat iyan para magtino ang sangkatauhan. Kaya nga ngayon, inaayos natin. At kabilin-bilinan ko noon na itong mission na ito ay para tulungan ang global financial crisis, ang global climate change, at ang global health crisis. Kaya nga, dito talagang inis-is tayo lahat. Nais-is tayo, di ba? Napino tayo. Hindi tayo karapat-dapat tawagin na liderato ng Divino Gobyerno kung kayo mismo ay hindi marunong magrespeto sa kasama natin. Kaya nga, ang ating mahal na hari, alam ninyo, si Queen ang balancer ninyo. Kung may problema kayo at merong mga hinanakit kayo, di ba 24/7 ang aking telepono, ang aking chat, para maintindihan ninyo na merong isang ina na kaya kayong kausapin at ayusin yung mga hinanakit na para mawala. Kaya nga ako'y nagpapasalamat. Alam ninyo, pag nalagpasan nyo iyan, iyan ang pinakamaganda wherein yung relationship bilang pamilya ay mas lalong gumaganda at tumitibay. Ito ha, sabi ninyo, hindi tayo magkatugo. Yan ang problema sa mga iba. Sabi nila, sila lang ang may karapatan. Kasi sila ang pamilya. Yun yung mga istorya. Ay, wala yan. Si Helen.
nangyayari. Ganyan pa nga. Pero hindi nila alam na nakikita ko sila. So that means, these people, itong mga leaders na ginawa natin noon, hindi sila nagtrabaho, nakatunganga sila, nag-antay sila, nakanganga lang sila para doon sa grasya. Kasi akala nila ganun lang. Si Queen ay nakatingin kung paano kayo tumulong sa misyon. Dahil kung puro na lang sagana at puro na lang pera ang umiikot sa inyo at hindi kayo marunong magpakumbaba at maging isang katulad ko na nandiyan lang sa baba na nasa tabi ninyo. Kasi kung iba rin ako sigurong katulad ng mga ipokritang mga royalty na pagkakita sa inyo ay nakatipto na at naka ang noo hindi na mababa kundi naka taas na lang palagi. Ayaw ng Allah yan, ayaw ng Diyos yan. Kaya nga dito sa divine government na ating ginagampanan sa ngayon, kailangan natin magpakumbaba. Number one requirement yan, humility, kababaan ng puso. Pero, may kasabihan, huwag namang sobra. Kasi, ginalinas-linas na kita sa iban, kaya ang pagtanaw nila, abaugit daw mga luta lang kita, wala sila kabalo na kita gani gabulik sa ila. Now, di ba resolution of financial crisis? Oh, napatunayan ko na yan. Wala, get sila mahimo. Kaya nga aman, mabalik lang gilagali sila sa akon. Oo, ari karun. Damo nagahambal dira sa group chat sa mga kalahidan. Siling ko gani sa iban, bantayan nyo na lang. Kasi pag abot iya sa kwarta, singganan naton, eh ano ginimo mo? O may RCI ka gani, pero wala mo man na ginirespeto ang imong RCI. You don't even respect your own RCI. You just thought that that is only a piece of card para makakuha kayo ng kwarta. Makabinipisyo ka mo dito sa programa sa aton nga income. Wala ka mo kabalo nga inang aton nga RCI nga na amo gid ina ang makabulig sa inyo bilang tao. How? Ginsumiti ko na yan sa kalangitan. Gindala na yan sa lolo. Kung diin, diin. Nga amo ni ang RCI, amo ni ang magpatindog, ang gatindog, ang tumatayo sa ginasiling ng divino gobyerno. Ano ba ang divino gobyerno? Ang divine government, iyan na yung pamumuno ng Diyos Ama. May sarili ang batas. And I will be discussing this in the future. Meron yan siyang mga polisiya na kailangan niyang ibigay rules. Meron siyang batas. Ang batas ng divino gobyerno na iyan mismo ay ating ilalabas. Now, inilabas ko na yung Holy Covenant of the New Generation. Dinala yan ng lolo sa kalangitan. Dinala niya yan doon sa mga seven magdum natin na mga lolo. Kaya nga, ito lang ang masiling kubla. Sa una, ginakinaglawan kita ko, they laugh at me. Why? Because in my first gathering in May 11, 2011, doon sa Kabakan, kung saan grabe ang tao, damo pa bumba sa idalong sang stage, kasi kailangan talagang ma-eliminate kami. Pero lahat iyan, hindi talaga lumabas, hindi pumutok yung mga bombs. Bakit? Because from the day one that I have said yes to this mission, God, Allah, already protected Raja Mamay and I. Ayaw niyo ba rin ba protektahan kayo ng Diyos Ama? Kasama ko? Itong invitation sa inyo, itong binibigay ko ngayon sa inyo. Are you still willing to live in darkness? Kung saan, magparanggang ngayon,
inamumuhay kayo sa sobrang gipit, sa sobrang paggigipit, sa sobrang pag-aalipusta, sa sobrang pag-yura ng katauhan ninyo. Ako, okay. They can do that to me, but my lolo, my lola, na yan din ang lola at lolo ninyo. Dahil yan sila ang bantay ng lahat ng elemento, ng buwan, ng araw, ng mga bituin, ng mga alangitan, ang galaxy, yan yung katubigan, karagatan, kabundukan, lahat yan hawak ng ating pinakalolo na siya mismo ngayon nagwa-watch sa atin. Now, kung ayaw yung maniwala, okay lang, walang pilitan. Pero when you see the queen, you see the grand lolo in me. Nandito yan sa atin. Kaya nga sabi ng mga iba, you can find the truth in the eye. Look at my eye. If I still say nang hindi makabuluhan, if I still say nonsense, if I still say nothing, lahat ito may kabuluhan. Siya mismo nag-utos sa akin, kaya nga wala kayong magagawa. Ako sumusunod lamang sa kagustuhan nila, lalo na ngayon na nagbigay na siya ng hudya para ilabas ang kaban ng ating kayamanan na sila mismo ang may hawak. No, ito ang pinakamaganda sa inyo, ha? Look straight into my eye. If there is the lie na makita ninyo, wala kayong makitang kasinungalingan, kasi lahat iyan ay talagang nasa kasunduan ng Diyos Ama, ng Allah. At ako'y itinakda. I am chosen as the queen of the new generation. Before I was born, I was already destined, predestined to take this crown, this throne, this scepter in the birthright. Kaya nga, inaayos ko kayo. Huwag kayong lilihis doon sa landas na itinilaga sa Royal Empire ng Lupasog. Ito yung perlas ng silanganan. Ang dami pa rin ayaw sumunod. Kaya nga, nakikita ko sila. E paano yan? Kasi uunahin ko kayong titikluin. Dahil sa inyo kasi na-delay ng gusto ang pag-implementa ng pagdaloy ng grasya ng Diyos Ama para sa sangkatauhan. Ayaw nyo pa rin ba sumunod? Pero hindi ko kayo pinipilit. Pero, bukas makalawa o sa sunod na mga araw, ibibigay niya yan dahil nagperma na ang mga lolod sa kalangitan, sa kailaliman, at dito sa lupang pangako. May mga lugar na ilulubog ng lolo, ng ama, ng Allah, kapag hindi kayo sumunod sa kagustuhan niya. Alam ko na talagang kayo ay matigas, sintigas ng bakal. Pero, subukan niyo kaya magpalambot ng puso at sumunod sa kagustuhan niya. Masarap kaya mabuhay nang wala kang hinagpis, na wala kang kalaban, na wala kang iniisip na bukas ay talagang protektado ka ng mga anghel, ng ating mga inkantado. Kasi ito na yung paghuhugas, paglilinis. Kaya nga, di ba nagbigay ako ng perfect
po yung ating court of Sharia. Kaya nga sabi ko sa inyo, na-delay lang tayo dahil nga sa sobrang pag-agaw ng ating trono, ng corona at ng sceptre, dahil nga inasam-asam din ng taga-Barb na sila ang mamumuno, na alam naman nila na ang Eminelet, Emayelet, lahat sila ay mga itinalaga para ma-justify ang klamar ng Saba. Ipapaano yan? Eh ako ang queen ng Saba. Tanggapin ako kay hindi, wala na ako dyan. Dahil ang testamento ang magbibigay sa inyo ng katarungan. Justice will be served. Yan ang hindi ninyo alam. Bakit binuhay ng Diyos Ama si Helen? Di ba rin na, kunin nyo na yung corona, kunin nyo na ang lahat ng gusto nyo. Pero wala, di nyo makuha ang kwarta. The wealth and asset of God Allah is back to the Father. Wala kayong magawa. Lahat ng kalupaan. Ang soberenya na sinasabi ay iyan na yung soberenya na pag-aari ng Diyos Ama. Ang 01-4, yung apat na yan, ay tantamount iyan sa apat na sulok ng mundo. Iyan yung north, south, east, west. At ang pinaka-center pole niyan, kaya pasalamat kayo, nasaan bang lupang pangako? Diba nasa atin? That is the axis of the power of God, of Allah, here in the global earth. Pero pag hindi pa rin kayo sumunod, nasa inyo. Dahil merong paraan ng Diyos Ama. He created this world. Kaya nga, diba nung ating Global Consortium noong September 11, di ba kinanta natin yung Genesis, yung in the beginning the Lord made the earth, the heavens, ayun, tingnan ninyo, there is the sun to prove na talagang ang kalangitan, ang kalupaan, at ang buong mundo ay ginawa ng ating mahal na Ama, ang Allah, ang Diyos Ama. Marami siyang pangalan, pero iisa lang siya. And I thank the Blessed Mother na talagang andyadyaan yan palagi. I thank yung mga enchanted mothers na talagang ngayon gumalaw na sila para tulungan ang sangkatauhan. Mula noong September 26, malaki ang naging epekto sa kalikasan. Marami ang nagtataka. Pero yan ay patunay na meron tayong ginagalawan. At iyan mismo ang galaw ng divino gobyerno. It is divinely projected, prophesied that the woman will stand to put justice to the whole world. Di ba? It's only the queen who proclaim and declare to stop Lucifer. Now look into my eye. If I am not brave enough to put justice to humanity. I know that each and every one of you looking right now into my eye would see the window of the soul that goes beyond the inner chamber of a heart. Maraming kayong mga gustong malaman, namnamin nyo na lang. Kaya yung mga taong ayaw makinig, bigyan lang natin sila ng halaga. Dito makita ninyo na ang Diyos na mismo, biro mo
We are the special creation of God. Tayo ang pinakamataas na nilalang na ginawa niya. Pero kung sirain niyo pa rin yung buhay ninyo, nasa inyo na iyan. We were able to fight the COVID. Kaya nga ngayon, inihanda ko na ang ating medical spiritual mission. Meron tayo na handa kunin yung bad vaccine na iyan. Divine authority. Divine power. Kaya nga yung mga divine na inutusan ng Diyos Ama ay siya rin kukuha sa mga sakit na iyan. I have already made plan and strategy. Yung hindi kaya ng medical, physical doctor ay kakayanin ng ating divino gobyerno. Kasi ang pag-heal, the divine healing, start from the spiritual. If you still do not believe what I say, it's up to you and live in the limbo of darkness. Doon lang kayo, yung walang liwanag. Pero kung nakikita ninyong liwanag na nakabalot kay Queen Helen, at iyan ay pinamahagi ko sa inyo, ang kaputian ng puso, ang kababaan ng loob, para sundin ang inuutos ng Diyos Ama dito sa lupang pangako. I know that my energy, do you know that sleepless night, trying to cope the requirements of our finance is not easy. Pero God is always at hand resolving for me the problem. Because in every problem, there is always a resolution. Doon tayo! Resolution! Kaya nga, Dato Jen, always have faith in this mission. You are with me and with God, with Allah, with Raja, and the structure of helping is created in the matrix, in the roadmap of peace, defense, economic development, healthcare and learning program, and renewable energy. Kung saan, yes, congratulations sa ating mga kapatid sa Liguas on Mars. Watch and see, because Queen will always protect our oil, gas, deuterium, lahat na nakaimba na mga gold natin, silver, lahat ng mga bunkers. Uy, kayong mga umaangkin yan, tutubuan kayo ng kaliskis kapag hindi kayo sumurende. Pasensyahan tayo, hindi po kayo ang may-ari. Ang may-ari niyan, ang Diyos Ama, ang Allah, ang kalikasan, ang mga inkantado na nagbabantay nandiyan. Ay, nandiyan dyan yung malalaking dragon at malalaking ahas. Lalamunin kayo niyan kapag kayo ay nagpursigido, nagkibain ang yaman na iniwan ng mga lolo sa atin. Remember as always, too much greed can kill you. Too much claim of power can kill you. And too much ng pagsuway sa kagustuhan ng Diyos Ama ay talagang mababaliw kayo. Hindi ako ang baliw. Kayo. I become crazy because I want to put justice. I want to fix this world. With the help of our nene, of our elders, of our enchanted, of our incant spirit,
the sudden makdo. I know na hindi niyo kaya dahil hindi naman kayo ang pinili. Ako kasi ang pinili. And it's not easy to be talking to you this way. And I really thank the world, no? Ako'y tuwang-tuwa pag merong mga lolo natin sa iba't ibang bansa, middle of the night, will just have to share the laughter with me and they would confirm and validate that it's the same yung hudyat ng Diyos Ama sa kanila. Maraming uuwi na mga lolo para tulungan tayo, para gamutin ang ating mga hinaing, ang ating mga puso, punong-puno ng hinagpis, punong-puno ng problema, punong-puno ng utang na hindi bayaran. Sa araw na ito, when you see my eye, feel that sooner all of this, mapifree tayo. At kayo namang mga naniningil, sobra, 5-6 na nga yan. Oh, Diyos ko po, talagang nang iibit, naglalagay ng kung ano-ano at nilalagay pa sa Facebook. Pasalamat kayo at yung yaman na yan, nasa kamay nyo pa. Iba paano iyan? Magkakaroon tayo ng transformation. Magkakaroon tayo ng digital. Yung mga fiat money na yan ay inaantay na lang natin at meron iyan katapusan. Kaya yung mga yung tawag namon sa Ilonggo, mga dalok-dalok, hindi ka ba lumaghatag? Uy, kawawa kayo kapag iyan ay nawalan na ng value. Why don't you share it to the poor? Why don't you help the queen? Alam niyo ba, sakit lang kaya. Kasi si Roy, ayaw niya akong tulungan, syempre. Yung mga tumutulong, mahina. At sila ay napapasukan. Nakikinig sila sa whispering hope ni si Roy. Uy, huwag mong tulungan si Queen. Kasi ganito yan. Kaya nga yung mga nakaroon ng mga whisper noon, o nasaan kayo ngayon? Hindi niyo akalain. 2000, alam ko na na wala na dapat otoridad si Lucifer. Subalit ako ay nagpakalayo-layo at nandun ako sa Saudi Arabia at nakita ko mismo yan, nakipaglaban din ako sa kanya. Pero anong sinabi ko? You are with the dark and you are not going to beat me because I am with God, with Allah. I was in Saudi then na nakita ko talaga ang kanyang galit sa akin. Subalit sa ngayon, alam ko na sumuko na siya. Ang kailangan na lang natin kunin yung mga duplicates niya, yung 12 na kasama niya na ginawa niya para i-control ang sangkatauhan. Kaya kayo, gusto niyo bang kayo ay palagi na sa kanyang power? Ayan yung gumagawa ng drugs. Yan yung sumusunod sa mga drug lords. Sa mga, praise the Lord, na ginagamit ang simbahan para gawin, alipin ang sambayanan. Nandiyan din ang mga gambling lords. Ayo, pwede naman ang kunti-kunti, huwag naman na lahat ay ipitin at ilagay doon sa recreation na sinasabi. Lahat ito, inaayos na ng mahal na reyna para magkaroon na ng bagong kasaysayan ang bagong henerasyon. This is the land of promise. Itinalaga ito ng Diyos Ama. Buong mundo yuyuko sa inyo. Kaya Lolo, you touch my heart when all those people bend their knees and pay respect to me kaninang umaga. I thank you for that. Ngayon ko naramdaman
ang respeto na para sa ating mahal na ina, na siyang naglulukpo sa sangkatauhan ko para lahat yumuko na sa katotohanan. Alam ko na pinagaan ninyo yung aking bitbit na mga baggages sa aking balikat. Kayong mga kasama ko, huwag na ninyong sirain ang samahan. Kunting din pagkakaunawaan, mag-usap. Napakaswerte nyo. Dahil nandito na kayo sa akin, nasa kairatya na kayo. Maraming naligaw, maraming nahulog sa bangin nang dahil sa pagsunod sa iba na nagsasabi sila ang totoo. Alam ninyong mas maganda yung gumalaw ng tama lamang. Simple, kahit sabihin nila hindi kayo edukado, yun ang sinasabi nila. Wala kayong pinag-aralan. Hindi po iyan batayan. Mas nililis ng Diyos Ama ng Allah yung mga mangmang sa ngayon. Dahil sila ang may simpleng paniniwala na dumating na ang salvation, ang salvation na iniwan at ginagalawan ni Queen Helen Abdurrahman. Mapalad ang mga mangmang na sumusunod sa katotohanan. Mas mapalad yung mga inaapak-apakan dahil iyan ang unang ginagabayan at nire-reach out ng palad ng mahal na reyna ng sangkatauhan. Alam ninyo, tingnan ninyo ang kapaligiran. Kaya nga, nakikita ninyo ang hinagpis. Marami mag-text sa akin, "Hoy, kung ikaw reyna, magpadala ka sa akin ng 10,000. Wow! Sakit kaya niya? Na alam ninyo na si Queen punong-puno ng utang para tulungan kayo, pero kayong mga salbahe, magti-text kayo ng ganyan. May mas matindi pa dyan. Kung ikaw ang reyna, bakit hanggang ngayon wala ka pang pera? Wow din! Ang sakit din! Iba paano kaya kung mas marami akong pera na nakaimbak, na kailangan ko lamang, magkaisa kayo! Tulungan ang isa't isa. At ako'y nagpapasalamat sa mga taong may puso at tumutulong na walang iniisip na kapalit, kundi ang kaligayahan na ibibigay ng Diyos Ama sa kanila. Marami. Marami. Kaya nga ngayon, sinasabi ko sa inyo, marami tayong dapat balikan. Marami tayong dapat sagipin. Marami tayong dapat ayusin. Magagawa lamang natin ito kapag tayo ay nagbuklod-buklod na at forget yung mga sama ng mo at marunong tayong magpatawad. Love one another. Embrace one another. Yan ang kailangan natin sa ngayon. Alam natin, grabe ang bastusan dyan sa group chat. Grabe ang pagpahamak. Pero, sana, umpisahan na ninyo. Go to the common ground. And since kayo ay inuutusan, learn to find the truth. At gawin nyo iyan na aayon doon sa binigay sa inyo. Kaya nga, alam ko na itong pananalita ko sa ngayon, talagang maraming nakaabang at maraming nakaka-touch din dahil lahat ng gawa ko ay talagang tinatangkilik na ng buong mundo. E diretso ninyo yung mga association
associations, inaayos ko iyan. Lahat ng associations under sa Imperial Federation of Farmers and Fishermen in Mindanao and Palawan, inaayos iyan ng ating Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire, ng ating Minister of Finance, at iyan ay talagang inaayos din ng ating kasama ni Princess Lorena Lopez. Lahat ng sultan, stay where you are being put into power and authority. Kasi ako nag-umpisa sa barong-barong. Hindi ako humiling ng sobra. Alam ninyo, diyan sa ligwasan. Saan nakatira si Queen? Sa payag. Saan tumira si Queen? Punong-puno ng lamok. Punong-puno ng mabahong lugar. Pero hindi umangal si Queen. Until finally, I saw na may pag-asa ang pagbabago. Uy! Pagbabago! May nag-text sa akin. Nagre-reactivate na naman yung grupo ng pagbabago na ginamit ni Sara Duterte. That is the group na dapat nating hulihin na. Dahil yan ang maling pagbabago. Sorry to say this! Kasi, di ba, nung tayo nagyaan sa Davao Gym, remember that? You used that against me and the Raja. Yung mga NLFSP, panahon na, you go back to the service and iyan ay iniipon ko kayo. Remember, tandaan nyo palagi, wala akong programa na ginawa na hindi ko inaayos. Whatever I created, I will always go back, fix, and do something about it. So this is my passion right now. Okay? My passion is to give you the spirit of love, of unity, forgiveness, at iyan ay makatulong sa ating lahat. This, I know that my way of saying this will reach into the farthest land of this universe. This is the time that you will learn to see the other side of this mission. God chose you all to be part of this mission. Strengthen that. Kailangan natin pagtibayin iyan. Kayong mga sumusunod sa Royal Empire of Lupasog, napakaswerte ninyo. At huwag kayong mag-alala dahil mismo ang Malacañang alam nila kung sino ang reyna ng Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Ngayon, I am really asking you. The discipline must come from you. Huwag ninyong kunin sa labas. The inner discipline will give you more strength and courage to fight against sa temptation na binibigay ni Si Roy sa inyo. Purify your heart and your soul so that God will reign in your heart para hindi kayo maligaw. Learn. Yan ang ibig sabihin. Go back to Him. Be converted. Yan ang ating role ngayon. Sino pa nga ba magbigay sa atin? Ilahat ngayon ay nakatutok doon sa physical. Nakalimutan ang spiritual. I am dealing in the most practical. And that is the faith that God wants me to impart to you, na ibibigay ko sa inyo. Simple lang. Every time you have time, talk to God. Talk to Allah. Kaya nga yung mga Islam na nandiyan sa sulur, na grabe kung umasta. Kaya nga, natuwa din ako doon sa isang komentor. Queen, murag unggoy mana. Ayaw na patulan. Ayaw. Di bali na. Kahit unggoy yan sila, nila lang
ating ilan sila ng Diyos Ama. Kaya nga kayo, ha, the more you become like a bad person, kapag kayo ay bad din ang ginagawa ninyo. Show goodness para mahalin din kayo ng ibang tao. Kasi kung kayo salbahe, wala talaga. At ang bigay ko na sekreto, ha, kapag kayo ay lapitin ng bata, ang bata kasi nakikita nila kung ikaw ay mabait. But if a child goes to you and show na talagang niyayakap kayo, that means ikaw ay mabait na tao. Pero kapag ang bata ayaw lumapit sa inyo at talagang, that means may itim na kasama kayo. Yan! Okay? Yan si Siroy. Yan yung mga kampon niya. Yung kampon ng kadiliman, dapat iwasan. Kaya nga, pray the rosary if you are a Catholic. Sambayang, pag nasaan Islam, just practice kung ano yung nararapat. No? Huwag ipilit na kailangan nasa loob ka ng simbahan. Ipaglabas mo naman eh, punong-puno ng naku, yung salita na hindi maganda. At unang-una, yung mga kasama, eh talagang minumura. Then you are not doing ng pagbigay ng papuri sa Diyos Ama. Kaya nga dito nakikita ko, at least marami kayong nakikinig, ha? Marami kayong nakakakita. God has His own way of dealing to each one of you. I am just a reminder to you, and I am giving you this pananalita na para bumalik kayo sa Kanya. Kasi bawat salita na nanggagaling sa inyong kaibuturan ng puso na punong-puno ng pagmamahal at punong-puno ng pagkakilala sa Kanya, iyan ay binibless niya mismo. At tayo ay mamumuhay ng punong-puno ng kapayapaan. Kaya nga, start with you. Huwag ninyong isipin yung iba. Peace must come from you, from your heart, from your soul. Kasi iyan ay kusa lamang mag-magnet sa iba. Be a magnetic person of love ng Diyos Ama, ng pagmamahal ng Diyos Ama. Iyan. Iyan, dyan tayo magkakasundo. Ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin ay sobra-sobra na. Kailangan natin ipakita rin sa iba. Be the bearer of love, of compassion to the poor. Huwag nating iwanan ang ating kasama na nangangailangan. Yung mga taong sumuporta sa akin kagabi, salamat. Alam ninyo, ay patunay. Diyay tulong sa lahat. Kaya nga, alam ko na talagang gusto pa natin magsalita. Gusto ko pang magsalita. Pero ayaw ko umagas ulit ang luha sa aking mga mata. Dahil alam ko na ang hapdi ng bawat isa ay nararamdaman ninyo. At nararamdaman ko rin ang gusto ninyong iparating sa akin sa ngayon. Antay-kunti, let's pray that the blessing of God Allah will be in our hands soon. Dahil yan ang promisa niya na ilalabas niya para sa atin lahat. Magandang hapon po at naway nasa mabuti kayong kalagayan at sama-sama palagi. At gusto kong makita kayo muli sa sunod ng aking live stream, ng aking broadcast sa Lubang Pangako. Lahat kayong mga nasa ibang bansa, malapit na. At may uuwian kayo ng lupa ng ating mga lolo na iyan ang grasya ng Diyos Ama na iniwan sa ating lahat. Bye-bye! Masalam!